Kamusta mga kagimat? Welcome back sa aking channel. Sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa mutya, pangil ng uwang gubat na naging bato at taglay nitong bertod at kung may para saan ito may mabisang gamit. Paki-like and subscribe lamang po mga kagimat kung sakaling nagustuhan nyo ang mga ganitong sahing video. Maraming salamat po mga kagimat. Bago ko po umpisahan ang ating video talakayan, ay gusto ko po munang magpapasalamat sa lahat na sumusuporta sa aming YouTube channel. Sa lahat na nag-like and subscribe at especially sa nag-join sa aming membership offer, maraming salamat po mga kagimat. At sa lahat ng ating mababait na mga customers sa ating shop doon sa may Shopee, sa Agima 13JF, maraming salamat po mga kagimat sa walang sawang pagtatangkilik ng aming mga agimat kalikasan na napo sa aming shop. Maraming salamat po mga kagimat. Uwang gubatnan ang tawag namin ng mga babaylan unom sa ganitong sahing aso na makikita lamang sa mga masiok at maririit na kagubatan dito sa aming isla. Kung sa Tagalog naman matawag ito na asong gubat o malatigring aso. Ang uwang gubat ay madalas mapagkamalan na kapariha ng mga asong aspin o askal mga kagimat dahil sa makapariha sila ng hitsura. Ngunit itong mga aso ay maiilap at mabilis sila makapangamoy kung may paparating na mga aurang tao sa kanilang paligid. Pero ang mga uwang gubat na mga lehitimo ay may kakaiba at nakakamanghang abilidad. Katulad na lamang sa mataas nilang pantalon, ang mga tinga ng mga uwang gubat na patulis ay palaging nakatayo at mayroon silang matulis na mga kuko mga kagimat at maiitim na tila stripes ang kanilang mga balahibo. Ang mga uwang gubat ay may matutulis na mga kuko at ito ang ginagamit nila para makaakyat sa mga puno at maghunting ng kanilang pagkain. Sa mga uwang gubat na nagtataglay ng agimat ay isang alaga ng mga inkantuhanon sa kagubatan at mayroon silang trabungko, hiyas at mutya na tinataglay. Depende kung ano ang ipagkaloob sa kanila ng mga inkantuhano na kanilang tagapagubay mga kagimat. Sa nakuha namin ng mga babaylan unom, ito ay mutya pangil ng uwang gubat na naging bato. Pero bihira lamang makasagap ng ganitong sahing agimat at makukuha lamang ito sa mga kahoy na tinatawag na dalungdungan dahil dyan iniwan ng mga uwang gubat ang agimat pangil nila mga kagimat. Kapag kinagat ng uwang gubat ang punong kahoy ng dalungdungan, ito ay maiiwan dahil sa pinakamalagkit nito na puno at sa kahabaan ng panahon sa kombinasyon ng dagta ng dalungdungan at gahom ng uwang gubat, ang aura ng pangil ay nagiging bato. Tungkol naman sa mabisang gamit na mutya ng uwang gubat ay may malakas ito na pangproteksyon at depensa pangkalahatan. Proteksyon laban sa mga masasamang elemento at nagpapalakas ng ating dungan at kalooban para sa matibay na panlaban sa mga usog, tampong at sa mga bugno. Nakakatulong na mapalakas ang ating katawan, physical at spiritual na aura. Nagpapalakas din ito ng abilidad sa panggagamot. Nagpapalakas ng ating aura, pampalakas at pampatalas ng ating memorya at may mahikagahom na humaharang at tumataboy ng mga kamalasan.
Nakakatulong din ang mutya na ipaaktibo ang liksi at bilis ng galaw patuloy sa ating aura at kusa itong tumatalab sa katawan ng may nagtatangan sa ganitong agimat. Ang mutya na huwang gubat ay may kakayahan din na paamuhin ang mga maiilap na mga aura, mapahayop man o aura ng mga tao. Proteksyon at depensa kung makapunta sa mga maririit na mga lugar. Tungkol naman sa mga bawal ng sangkapagimat na ito ay bawal dalhin sa simenteryo, bawal dalhin sa mga lamay, bawal kang mahakbangan kapag suot ang sangkap agimat na ito, bawal makipagtalik kapag suot ang agimat, kailangan kunin mo na ito sa katawan bago gawin ang mga pinagbabawal para hindi lulusaw ang taglay niyang mahika gahong. Pero kapag sakaling nakalimutan at nagawa ang mga bawal, ang gagawin lang ay pahiran lamang ito ng Divine Oil Aura para manumbalik ang taglay nilang mga mahika gahong. Tungkol naman sa pampalakas at pampaabo ng sangkapagimat na ito ay pahiran lamang ng Divine Oil Aura, babaylan unom, sa araw lamang ng Biyernes mga kagimat. Ang sangkapagimat na ito ng aming makita at makuha ay tinipon silang lahat at binasbasan ng mga sagradong ritual babaylan unum upang sila ay malinis at malikop sa puti ang virtudes mahika gahong. At sobrang dami pa nito magagawa mga kagimat na madiskubrihan nyo mismo kapag sakaling tangan o alaga ang ganitong sahing sangkap agimat. Sa pagtatapos ng ating video ay muli po akong nagpapasalamat sa inyo mga kagimat. Naway pagpalain tayong lahat ng mga putiang aura at mabubuti ng ating dakilang Diyos makapangyarihan. Ilayo sa mga sakit, iliwas sa mga hindi inaasahang mga panganib at likupin ng kabanal-banalang virtudes niyang gahom at ibuhos ang swerteng bugna.